Hi everybody! Hello friends! Tayo ay nasa City of Pines! Hindi tayo nandito para umuwi. Oo, alam niyo naman hometown natin ito. But we are here para mas kilalanin ang isang taong nagpapangiti sa napakaraming tao, sa mga turista, at ngayon nga ay sikat na sikat na. Tinutukoy ay walang iba kundi ang Green Man ng Baguio City. Welcome sa Baguio City. Succession Road. Welcome to my city, everybody. Welcome to Baguio. Dito sa Session Road, merong pinagkakaguluhan. Oo, pinagkakaguluhan ang Green Soldier ng Session Road. Ano? Ay, shucks, kilala na siya. Oo, oh, ayan siya. 30 to 40 minutes, nandun ako sa Mando ko. Akala ko hindi kaya kilala si Tito Noel kapag hindi naka-Green Soldier. Apparently, maling-mali ako. Sobrang sikat. Diba? Nakakatuwa. Eto na. Babalik ako. With a big reveal. And our happy car made it here in Lower Pingit. In Baguio City, yan yung Bantay Bayan. Dito natin, i-meet up si Green Soldier. Tingnan nyo naman, pati yung kanilang Bantay Bayan ay green din, ano? Alam nyo ba dati, ito palang si Green Soldier, si Kuya Noel, ay dati palang taga Valenzuela. Nag-migrate siya dito sa Baguio at dito na nga siya lubos na nakilala. Ito pala yung mga props niya. Sa kanya mga performance, sila-sila lang ang gumagawa. Ooh! Dito na pala siya nakatira ngayon. Ito na yung kanyang naipundar. At kasama niya dito ang kanyang anak na bumibisita mula sa Manila. Ano ang tawag sa'yo? Green Soldier o Green Man? Dami, Green Man. Ang nakilala kasi sa akin, tawag ng karamihan, Green Man. Pero mas kilala po ako bilang si Tito Noel Official. Pero paano nagsimula? So, nandito ka ngayon sa Baguio, galing kang Valenzuela. Yes po. Before, bago ako maging Living Human Art, isa po akong brand promoter. Promodizer, parang promodizer. Bili-bili-bili, yes, ganun, parang halos. Parang ganun. Nagkaganun pa kami. Oh. Yung pantalong pinipitik-pitik pa namin yan. Oh, matibay yan. Ganun. Lahat ginawa mo? Yes po. Iba't ibang trabaho. Construction, janitor, pedicab driver. Tapos eto nung nag-pandemic, naiba ako ng linya. Kaya medyo naglilo rin si Tito Noel, si Green Man. Nagkaroon po ako online selling. Live selling ng damit, pambabae. Pagpambabae nga, maskwela kasi sinusuot ko. Way back 2013, nagkaroon ako ng opportunity na magtrabaho sa isang mall sa Pasay. Sa mall po na yun mismo, meron po siyang, may mga Living Human Art. Ngayon, nagkaroon ako ng pagkakataon para maging kaibigan sila. Then nag-try out ako. Apprentice muna hanggang sa pinag-try nila ako. Nag-try out talaga ako kasi marunong naman po akong sumayaw. Marunong din akong magpatawa kasi komedyante talaga ako ever since. Yun. Nag-click. Pero nung nag-click yun, nung 2013, wala pang isang buwan. Naalis kaming lahat doon sa Arizona Plaza Mall. Dahil dumami kami masyado. Gusto ko na wipe out kayo. Oh. Yes po. Sa akin, syempre, pinagpalit ko yung minimum wage para lang magtrabaho sa ganito. Tapos, biglang na-echepuera yung trabaho. Kaya yun, nagkaroon kami ng ako, nabahala ako sa sarili ko. Syempre, paano yun? May anak na kasi ako nun. Andito na si Andre nun.
Tapos hanggang sa nagkaroon ako ng pagkakataon makapunta rito sa Baguio City, sinubukan ko yung pagiging living human art ko, dinala ko rito at mas ni-level up ko pa. Kasi syempre, yung trabaho ko kasi ng living human art at street man performer po, pinagsama ko. Ang living human art yung ganyan-ganyan. Yes po, kapag hinulugan ka, saka ka lang gagalaw. Okay. Tapos may konting sound effect po siya, pero parang robot style lang mangyayari. Mm-hmm. Tapos ang street mime performer naman po, kasi ang act niya talaga, dapat hindi siya nagsasalita. Ngayon, pinag-combine ko po, nilagyan ko rin ng salita na mas, para mas lalo po akong maka-attract po sa mga tao. Na nagpapatawa na ako, amazed na sila sa costume bilang living human art, magaling pa ako magpatawa bilang street mime. At syempre, pasalamat sa mga tao na patuloy na sumusuporta sa akin at nagmamahal. Hindi lang sa akin, syempre, dapat sa lahat din po ng artist na nagbibigay aliw sa maraming tao. Ayun. At parang perfect, no? Kasi Baguio is the creative city. Yes, opo. Higit sa lahat, yung klima, ma'am. Hindi masyado pa. Oo, hindi ka pagpapawisan ng... Hindi, dok, pinagpapawisan ka, syempre, sa costume mo. Sobrang init na yun, eh. Mm-hmm. Pero syempre, kung isipin, kung dadali mo yung costume na yun dun sa Manila, or di kaya kung saan man lugar na mainit, ay, wala ka. Pero ginagawa mo na yun. Yes, oo, po. Ginagawa ko until now. Green Soldier Miss Orange. Ayun na. Ayun na. Anong masasabi mo about kay Tito Noel, the Green Soldier? Magaling siya, tapos nakakatuwa. Marami siyang napapasayang mga tao. Good vibes naman po, ma'am. Madaming turista, hinahanap po siya. Bonus sticker tayo. Wow, thank you. Excited. Ay, hinihingi yung sticker ko. O sige, gusto mo ba ng sticker niya? Sa'yo na lang, hihingi na lang ulit ako. Kakaaliw, di ba? Yung character na agad. Ang Tito Noel, strike anywhere. Yes po, opo. Kasi syempre, sa buhay po kasi natin, kung hindi tayo kikilos, kung aasa lang tayo sa darating para sa atin, walang mangyayari. Ay mas mainam na gumawa ka ng paraan sa'yo para mabuhay ka, para hindi ka magutom lalo ng pamilya. Ilan ba kayo magkakapatid? Pito po kami. Ako po yung lumalagay na panganay. Tapos maraming pagsubok at hirap na napagdaanan din sa buhay. Na nalagpasan naman at ngayon eh unti-unti na nating nararating yung dapat nating patunguhan yung ibang pinapangarap natin. Anong pagsubok yun? Marami, ma'am eh, kasi una sa lahat yung pinakamabigat na pagsubok na dumating sa buhay namin bilang mga pamilya, kahirapan. Common na yan, given na yan, lalo't kapag laki ka sa wala talaga. Nung nawala yung kapatid ko recently, December, na tingin ko siya yung may dahilan, siya yung may paraan kung ano yung nararating ko ngayon. Dahil pinapangarap niya para sa akin na makilala ako sa talentong meron akong ginagawa. So dati pa siya naniniwala sa'yo? Yes po, opo. Gusto niya nga sa akin, umiiyak ako. Gusto niya ako mapanood. Gusto niya akong makita na nagsushow ako, na nandun siya, bibidyoan niya ako, na tatawa siya kasama yung ibang tao tumatawa. Ay, hindi niya na nagawa. Kasi nga, tinamaan siya sa nang isa. Tumanim talaga sa isipan ko yung salita na sinabi niya sa akin na, "Kuya, tiis ka lang. Pagpatuloy mo lang kasi may patutunguhan naman yung ginagawa mo." Though syempre kami, kwentuhan lang eh. Pero talagang hanggang ngayon, hanggang nawala siya, talagang
umanong po sa akin. Siguro yun talaga yung purpose ng Panginoon para sa kanya. Yun na yung oras niya. Kaya tinanggap na lang din namin. Na ngayon eh, nararamdaman ko sa bawat araw na ako'y buhay na nagbibigay ng kasiyahan sa maraming tao. Andiyan siya, natutuwa rin at the same time. So saan ang patutuhan mo? Ngayon sabi mo mas malinaw na. Ito, patutunguhan na pagbibigay ng maraming kasiyahan sa bawat tao na nabubuhay. Na ang gusto ko kasi mangyari sa ating lahat, kahit na anong pambigat at pagsubok na pinagdadaanan natin sa buhay, dapat maging masaya pa rin tayo. Kahit sa munting paraan lang, kasi maiksi lang ang buhay. Bakit kailangan mong dibdibin lahat ng problema at sama ng pagkakataon na ibinabato sa atin? Tawanan lang natin. Hindi mahirap yun. Though wala pa akong nararating na magandang practical na pangyayari sa buhay. Pero alam ko na kahit na hirap ako, kahit na wala kami sa buhay, kaya namin maging masaya sa lahat ng pinagdaanan namin. Mas lalo rin kami naging matatag. Nakakatulong yung kinikita mo, saan na nakaabot? Ngayon, yung kinikita ko naman po, eto na, kapagbayad na po tayo ng mga utang. Hello po. Ayan, pila-pila na po sila. Sinisingil ka na. Hindi naman po, hindi. Kasi lahat naman po ng tao na kusang tumulong sa akin na pinagkautangan po noon. Kusa po silang tumulong na wala silang hinahangad na kapalit. Okay. Kaya yun yung bagay na sobrang pinagpapasalamat ko dahil kahit sa ganung pamamaraan, ang laki ng bagay na nagtutulong nila sa akin. Yung maunawaan nila ako sa sitwasyong meron ako. Ano yun? Na kapos. Gaano ka kapos yung kapos? Dati? Example na lang po, kakainin na lang namin problema ko po namin. Tatawag sa akin yung mama ko kung hihingi ng konting pambili ng ulam. Wala akong may pita. Pero ngayon okay na. Medyo nakakaano na tayo. Nakakabawi-bawi tayo kasi syempre andito na eh, pinagbigyan na tayo ng nasa taas eh, na nagkaroon na tayo ng blessing na patuloy na dumediretso. Higit sa lahat ma'am, lahat po ng blessing na dumarating sa akin yun, hindi ko lang naman sa akin dinadala eh, sineshare ko din po, lalo na kapag kami nakikita kong taong nangangailangan, ganun tunay na nangangailangan, hindi po ako nagdadala ng isip na bigyan ng tulong kasi alam ko po kasi yung feeling ng wala. Ayun. Kaya kahit magbigay ka lang ng 300, 500, 100, pagkain, mga ganun bagay mo. Kasi alam ko dati kung paano yung wala. Pero ngayon, ano naman? Medyo mahakbang na tayo. Paunti-unti tayong mahakbang. Bagay na pinagkakaingatan ko kasi ayoko magpakain sa kasikatan. Ayoko magpakain sa sistemang meron dumadating sa akin ngayon. Kaya gusto ko kung ano ako doon hanggang ngayon, pinapangalagaan ko yung sarili ko na hanggang huli, yung pa ako, andito pa rin, nakatapak pa rin. Ayun. Ngayon nandito tayo sa Malcolm Square. Okay, so sa mga gustong makita ang Green Soldier, madalas nandito siya sa Malcolm Square, usually pag weekends. Ngayon, alamin nyo na lang kung anong araw siya nandito sa Malcolm Square, meron namang FB page ang Tito Noel. Tama siya. Oh my goodness, grabe. Dumog kong dumog. Huwag ka naman mo. 1, 2, 3. Uy, selfie tayo. Uy, tayo ka sana. Taga saan ka? Bulacan po. Bulacan? Okay. At kilala mo talaga yung Green Soldier? Sa TikTok lang, ma'am. Talaga? Doon ko lang po siya napapanood. Sinadrama siya dito? Opo, pinuntahan ko na talaga namin. Hindi tayo aalis na hindi tayo nakakapagpapicture. Ha ha ha.
Ang lalim pala ng kwento mo, no? Sobra mo, po. Pag titignan ka nila, kala nagpapatawa ka lang, ano? Opo. Kaya okay lang. Yung iba nga po, tinitignan ako na binabash ako, ganito, ganyan. Uy, pera lang ang habol niya. Hindi natin mawawala sa isip ng tao yan, eh. Pero, syempre, ako, hindi ko angan. Bilang, kaya siguro na minahal din po ako ng maraming tao. Kasi, hindi ko naman po kasi literal na hangad yung kumita. Kasi kapag ka ako po, nasa entablado po ako, ang hangad ko po, makapagbigay saya sa maraming tao. Hindi lang para lang, uy, hulugan nyo ako, ganito, ganyan. Yung mga sinasabi ko pong, 250, 150, 50, ay, kuripot, ganito, ganyan. Part of the show. Part of the show. Kasi kung sa mga nanonood po dyan na nasa tingin nila, ako po, nahihingi talaga, literal. Nagkakamali po sila. Meron man o wala ang ibigay sa akin na tao na nakaharap ko, na ine-entertain ko, thankful. Una sa lahat, thankful. Kasi syempre, tumatawa sila sa bagay na ginagawa ko. Na-appreciate nila yung ginagawa ko. Meron ako nakitang tumakbo ka. Ano yun? Yung tumakbo ka, hinabol ka ba ng tao? Ano bang nangyari? Opo, naiihina po kasi ako. Totoo? Naiihina po ako. Sabi ko, wait lang. Wait lang. Pahinga muna ako. Mag-break muna ako sandali. Yan yun, naiihina. Yes, ma'am. May time na ganun. Tapos yung may time naman na yung recently na may nagpo-post pa nga sa akin na bakit ka nangi-snub, huwag ganyan, ganito ganyan. Ano nangyari? Kasi ano, ang nasa tingin ng ibang tao, nangi-snub ako porkit sikat na ako or nakilala na ako ng maraming tao. Hindi ako nangi-snub kasi iniisip ko lang din yung bawat tao na sobrang crowded na. Okay, tama. Na dikit-dikit. Kasi syempre, nandito pa rin tayo sa sitwasyon ng ng pandemic, di ba? Kaya inisip ko rin yung kapakanan ng lahat. Tama. Ayun. Wala bang crowd control na tumutulong sa iyo? Actually, wala pa po sa ngayon. Pero hindi, yung mga ano po, yung mga kapulisan po natin, kusa na po silang lumalapit kapag lumabas na ako. Mm-hmm. Ayan. Isang pasasalamat ko po sa kapulisan natin dito sa Baguio City sapagkat sa simpleng bagay na ginagawa ko para sa sarili ko at sa maraming tao, na-appreciate din nila at nakasubaybay sila para nagko-crowd control. Yes po. Ay, good. Ayun. Paggabi na, nandito pa rin si Green Soldier. Ito kami magpapapicture. Hindi siya nakapicture with Green Soldier. Oh. Mahirap pa kayo pag-unahan. Dito naman! Tuloy-tuloy pa rin ako hanggat kaya ko, ibibigay ko pa rin yung isang araw ko, dalawang araw, tatlong araw ko na pag-entertain sa mga tao para magbigay lang po ng munting saya. Bilang isang tao dito sa ating mundo, ito na yung nakatoka sa akin na bagay na maibabahagi ko po sa marami. Yun na yung ampag mo. Yun na yung ampag ko dito sa atin sa mundo. Yung pagbibigay sa'yo. At sana tuloy-tuloy. Oo naman po. Opo. Promise po yan. Opo. Bigay ng Panginoon. Ayan ang ating Green Soldier, Tito Noel on FB. That's his other side at sana ma-appreciate niyo din kung paano niya hangarin na tayo ay mapangiti. That's it for now, kita kids, mga kapamilya, mga ka-sunshine friends. Lumaban po tayong nakangiti. Hello! Hi! Ang ganda niyo po pala sa personal. Thank you! Hello! Thank you! Hello! Babayan lang siya yun. Ay, okay. Taga Cavite. Ito, Dada. Taga Cavite.